What's up mga kapulido, Genix Motor Parts. May setup nga ngayon ay 59 stock. Ay, all stock pala to. 71 km. Maniniwala na sana ako sa stock is good kung hindi nasisira. Pag-aari pala ni sir, nurse yata siya. So, binubuksan na ni Otep. Wala kasi siyang fish yun eh. Hindi na niya mapaandar. Virgin pala to. Basal. Ngayon lang mabubuksan. Lean siya. O, stock lang yan. Pero lean. Yeah. So, napag-desisyon na ni sir na set up natin siya ng 59 stock head. Nakakam. May dala na siyang murang pyesa. MP. Murang pyesa. MP Black 59 na may kasamang B-brush tsaka ano, face mask. Ano ba to? Oh, ito. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Oh, yan. Ano to? Emblem ng... Hindi, Toyota to. Mazda. Mazda. Sa ito, sir. Sana all may kotse. Ito yung kanyang dala. Murang pyesa. MP. Ang plan sana is i-set up na lang siya na 59 stock na lahat. Pero napag-desisyonan ni sir. Package, ano na daw, 59 stock head na nakakam. So, buksan mo na yung tap. Anong lagay? Bakit wala siyang compression? Low blood siya. Ah, good. Oh, good naman pala, oh. Bakit pa ipi-59? Malamang dahil na lang yan sa kalumaan. Okay naman ang kanyang bore. Wala namang kamot sa inside. So malamang yan, kaya walang compression yan kasi dahil makarbon na ang kanyang head. Leak check may atep. Malamang may singaw ang kanyang ano. Ayan o. May singaw ang kanyang mga balbula. Yun ang common na nangyayari kapag kaluma na yung motor. O, tingnan mo. Oh, wala naman tagas. Nililoko niyo kami. Meron siya, konti lang. Ayan, o, konti. Sa intake, may konti. May konti, masama yata yun. Ay, tukod pa na yung clearance eh. Tukod, oh, ayaw umikot ng cam. Sige, sa exhaust. Sa exhaust, sigurado na yan. Oh, yun, oh, napakalakas, umiiyak. Umiiyak yung kanyang exhaust. So, yun na yun. Kaya siya walang compression. So, syempre, upon setup natin, i-refresh na rin. So, yan. Tanggalin na rin natin yung kanyang base gasket dahil basag na. Pero hindi natin gagamitin yung gasket nito kasi minsan pumapasok sa loob. Yan. Ano pa? Ano pa manin? Sasalpakan pala natin to, 59. Tapos yung black ay yung cam niya, Genrix Racing Cam 6.2. Headworks natin, tsaka port syempre, tapos jetting. Air cleaner. Pumapasok pala yung dumi sa kanyang air cleaner, oh. May lupa, kaya pala tukod ang kanyang intake. So, kalasin na yan at i-refresh muna. Otep Works. Paka-block yan eh. Update mga kapulido habang nililinis ni Otep. Ayan o. Oo, diba? Preparado na. Ito po yung dahilan ng pagtagas niyan. Ayan. Meron rin doon sa may bulb seat. Meron pong carbon na bumara. Ayan. So, pagkabukas yung carbon, eh, bumara dyan. Hindi na kayang bumalik ni valvula na maglapat ulit dito sa valve lapping. O titignan, meron pa mas malaki dito. Nasaan na? Tinanggal mo na eh. Binasa mo eh. Meron malaki dito kanina. O wala na. Natanggal na niya. Meron malaki dito kanina.
So yun po, kung tutusin, kung di siya magpapa 59, pwede pa naman check nga natin yung block na yung stock. Try mainin piston ring na. Kung ibabalik siya sa stock pa rin, try nga natin kung walang siwang ang kanyang ring. Ay, may siwang siyang konti kasi nakakapasok yung alikabok dun sa ano. So kung walang siwang yan, black, pwede siyang magbalik pa rin or i-restore yung motor na as stock pa rin, i-aasintayin lang or i-refresh lang. Yun ang kadalasan pong nagiging problema ng mga tumitirik na wala namang issue. Ito lang, may kakalso lang na carbon. Ang carbon kasi ay matatanggal mula sa piston. Ayan, mga carbon deposit na yan, minsan nababaklas yan. Ngayon, hindi sila makakalabas agad, maaabutan ng valvula, maiipit. Kaya po, nawawala ng presyon. So yun, i-setup na natin to 59. Mamaya, pag may time pa ako, pupart ko na to, medyo 10 p.m. na. Wala kasi sa schedule to eh. Kaya, yun. Set up na natin yan. Sorry, it's DJ. Araw-araw miyo lang, kaya mo silang, sa'yo yung mahat lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang, diretso lang, kahit anong pahumarang. Araw-araw miyo lang. Alright, update mga kapatid ito, panibagong araw. Nakain ng candy eh. Airworks na natin ang kanyang cylinder head, medyo nasimulan ko na. Kalimutan ko pala, naka-vlog nga pala to. Dali, madalum, madalum dum. Ibig sabihin ng madilim sa Kapampangan. Ayan. Networks na, nasimulan ko na mga plato. Tapos to, tatanggalin natin to. Intake exhaust, headworks. Tapos ilalight yung valve natin. Lalagyan natin Genrix Racing Cam 6.2. At syempre, i-refresh na rin. Ayan, nalinisan na. Tapos, aasintayin natin yung kanyang valvula para sure no leak. Pero gagawin ko yung lahat ng yun pagka-asinta after ma-port para sure. Kasi kung ipoport, i-aasintayin mo na siya tapos ipoport mo, natamaan mo pala yung valve seat, magkakasingaw yun mga kapulido. So, i-port na natin to. Pang mabilisan muna. Ganyan. Tapos, pang finishing yung pencil. Ayan, yung pencil grinder. So, ano na muna natin to. Pu-port muna natin to, mga kapulido. Yan nyo, parang si Idol CKS lang. Oh. Pang ipit pa ka. Mas madali kasi yan eh. At gamit barena, carbide na malaki. Daming carbon, no? Oh. Yan ang mga dahilan kung bakit sumisingaw ang valve. Naiipit. So yan, bali medyo rough pa yan. Ipa-final port pa natin yan dun sa ano, sa pencil, sa exhaust naman tayo.
sinort mo yan, talagang matatanggal na rin yung mga karbon na naipon niya since birth. Stock pipe pala to mga kapulido, stock pipe lang. Yan o, mga puting buhangin, literal na white sand. May mga black yan kasi yan yung carbon. Carbon deposit. Sanang bango lang, no? So yan, masikip pa yan. Hindi na kasi kasya to. Hindi na kasya to dahil malaki. So gagamitan na natin siya ng pencil grinder. Sheesh! Update mga kapulido, ang aking pencil grinder ay sumuko na. Patay tayo dyan. May setup pa naman tayo, dalawa, ayan kay sir. M3, tsaka itong ginagawa nating sporty. Sheesh! Parehong 59 stacked. So, hindi naman ako sumusuko basta-basta mga kapulido. Marami akong paraan. So, dati naman akong electrician, kaya... One click lang yan. Huli ka, Balbon. Tcharan! Tolpo! Napirdi! Okay. Gagawin ko muna to, tapos report na natin yan. Wait lang, ha? Alright, alright. Update, mga kapulido. Na-repair ko na yung sira na itong nating pencil grinder. At na-refresh ko na rin siya. Ayan, oh, luminis siya. No? So, report na natin to gamit ang ating pencil grinder para sa final. Ay, ayaw suminti. Eh. Iyan ako pala. Hindi pala nakasaksak. Para pala sa mga solid supporter ko, salamat po sa inyong mga solid na suporta mga kapulido. O para naman sa mga solid haters ko, yung mga solid basher dyan na galit sa mga video ko, magbash lang kayo ng magbash. Nga pala, huwag niyo po akong ayain ng karera kasi hindi naman po ako karerista. Pwede niyo po akong makalaban ng karera, sumali po kayo sa motocross. Pero sa mga Mio, hindi po ako nagda-drag race. And hindi rin naman ako nagsisirkit. Shoutout sa mga basher dyan, yung mga solid dyan. Tapos, hindi naman po ako magaling na mekaniko. Bali, binibideo ko lang yung mga ginagawa ko at sinishare kung ano yung mga idea ko. Hindi naman po sinabing pulidong gawa at generic, yun na yung pinakamagaling. Hindi naman po yun ang ibig sabihin. Kaya po pulidong gawa yung nasasabi natin kasi ibinibigay ko yung pinaka best
na trabaho kung paano ko siya gagawin. Yung pinaka best ba? Kaya masabi natin pulido yung gawa. Tapos kung galit sila doon, bala kayo dyan. At hindi rin naman ako malakas mag-setup or mabilis na gumawa ng motor. Ano lang, hindi ko naman sinabing sobrang lakas kong gumawa. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko rin naman sinabing sobrang bilis ng mga gawa ko. Hindi naman. Tineset-up ko lang sila, tapos binibidyoan, tapos tinatap speed ko lang sila kung ano yung kaya nila. So wala pong dapat i-bash doon. Pinapakita ko lang kung ano yung pinaka-finished product niya. Hindi ko sinabing, uy, pagawa kayo sa akin, napakabilis kong gumawa. Hindi po, wala pong ganun. Gagawin ko lang siya, bibidyohin, tapos itatop speed minsan, i-road test, or umaangat man, or hindi man. Yun lang yun. So, pag-ingit, pikit. So, kung malakas kayong gumawa, o solid kayong gumawa, mabilis kayong gumawa ng motor, videoin nyo rin, malay nyo, sumigat kayo, diba? Uy, baka umiyak ka naman dyan, ha? Ay, masyado mahaba yung video ko. Wait lang, tapusin natin yan. Alright. Ising ko lang. Dami naman tayo na ipong puting buhangin. Tatapon muna natin yung mga kapulito, tapos linisin natin to. Alright, natapos na rin mga kapulito. Okay. Okay. Nanginginang-nginang. So ito muna para sa mga basher. Ito pala para sa mga solid haters. Diba? Solidators. Kahit anong i-upload ko sa na video sa YouTube, Facebook, okay lang naman yun. Hindi naman bawal yun. Basta hindi ka nananagasa ng ibang tao o nang babanggit ng masama sa ibang tao. So, sa mga basher, wala akong pake. I can make my own money gamit aking ability. That's the life of the true mechanic MC. Okay, ayos na yan. Light and bulb, tas asinta. Update mga kapulito. Bali, na-refresh na natin. Na port, na asinta. Ayan, asintado na yan. Asintado na yan. So, yung bulb seal niya eh, maluwag na. Papalitan na rin natin. Ayan. Tapos, syempre, cut tayo sa kanyang retainer. Bala kayo kung gusto nyong gayahin. Kung ayaw, di wag. Ball block, cut din. Tapos, gagamitin nating bulb spring ay stock pa rin. Yan ang pinaka-safe, di napuputin. Rocker arm, stock pa rin. Tapos, pwede natin buhayin yan mga kapulito. Ay, Genrex Racing Cup 6.2. Alright, bulb seal muna. So, bila pasok din. Uy, may tama. Tinatamain yung bulb mo, sir. May tama ang mali. Ayun. May konting bulutong siya dito. Gagrindirin lang natin. Pipinishin natin. Hanggang mahabol yun. Tapos, intake. Okay naman. So, grind ko muna to. Opya, money. Okay na. Oh.
Ayan, oh. Oo, oh, di ba? Parang brand new na, no? Dinamo mo naman yung mata mo. Ayan, oo, oh, di ba? Parang brand new na siya, no? So, para-paraan. Para makatipid. Buhay na natin yan. Siyempre, kilala ko si Bebot. Si ate, di niya kilala si Bebot. Pepe, meg yung teacher ta? Ibebot pin. Taga San Vicente ka, may kilala ita. Di ba tapos sa motor mo? Di ba napis ang motor mo? Ben, seryoso, buntis na? Oo, boss. Bakit? Wali. Baka ibenta mo yung 4 bulb na, na? Yun! Sok pa! May benta yung 4 bulb. Intake. Di baliktad! Pag nakakat yung ano eh, bag lock. Oh yeah, wala ba? Labi lang. Pasok kahit walang klase. Recheck muna natin kung may tagas sa pamamagitan ng paglalagay ng gasolina. Ay, wala. Walang katagas-tagas. Walang iyak. Walang iyak yung balbula, pero merong iyakin na basher. Ayan, oh, may gasolina. Oh, wala rin iyak, pero may iyakin. Camshaft naman. Langisan muna natin yan. Arm, check muna syempre. Wala namang issue. All good. Langis. Pin, okay. Pasok, may play. Naka na may isa. Siyempre, dapat masagad natin ito. Bago natin bago ko isasara, iikutin ko muna itong pump. Kung walang sabit yung balbula. Okay, tas tamang tukod lang. Okay.
Mallet. Ginamit. Yeah. Sa sukatin mo na kung okay. Nakita na ng Rusa na e-bike. Hop, ayun. Meron siyang clearance na 1mm. So safe yan mga kapatido. Yan. 6.2. Suwatan natin. Maangat siya ng 6.2. Mahirap. Maangat siya ng 8mm. Intake at saka exhaust. Alright. Pwede na natin ipadlock yan. Lock. Padlock. Siyempre, kailangan pala dun sa head ay piston. Bald panget. Minanamanan na lang. View. Tamad ako lumapit. Lapit ko, boss. Ayan. May bald panget yung pang stock head. Oo nga. Labo ng ko. Salpakan na lang yan, mga kapulito. Okay, salpak mo na yan, Tantan Works. Ano naman eh. Hindi ko i-shoot naman eh. Nababagalan na nga ako sa TMX 125. Hey, bagal daw yung TMX 125 niya mga kapulido. Bagal? Stop! Pa-power bulb daw siya na Mio. LC. LC. Lalagay ko yung L, no? Yung radiator sa harap. Pangit naman kung yung radiator nandito sa likod. Oo nga. Likod ng GB box. Ito pala tatanggalin natin ito mamaya. Medyo matigas siya eh. Lighten ko yung... Wala palang gasket sa ilalim to. Medyo nakatotok siya. Lighten ko yung kaulit. Pero head gasket meron siya. Okay. Kaya nyo na yun. Update. Oh, ang galing na no yung motor. Nasa taas ng motor. Yung motor, nasa taas ng motor. Jetting 125-38 stock yung slow jet. Valve clearance 6.6 stock timing. Try start, abangan natin kung mandudura ba yun ng langis dyan. Dapat lang. Check mo pa pala langis. Tatakpan ko muna pala to. Check mo muna kung hindi pa change oil eh. Okay, let's give it a try. Medyo mahirap pa naman sipain. Mamaya totoo na naman yung panggilid yan. Susi. Yun lang, hirap niya sipain ah. Sira ya. Starter na. Hindi ko naisip yun. Pwede palang gamitan ng starter. Mamaya natin ayusin yung kanyang kick. At tono muna yung kanyang karburasyon. Dati ya, sabi ng mga motocross. Ay, may air cleaner. Jeez. Rev. Hello, mas masama sa spirit. Dapat cover. 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 Dapat Genrix. Hindi tayo magaling. Hindi tayo marunong. Tana. Mahimik. Pihit, pampihit. Ah, galing mo tayo pa. Bababa yung minor niya eh. Pero mag-iiba pa yun mamaya. Pantanin muna natin. Mamaya.
Parang yung M3 kanina, di ba? Walang minor. Break-in pa eh, break. Stocks cam lang din eh. Stock up. Stock up. May peltier. Di ba, mamaya-maya magkakalagitik din yan kasi magbabago pa yung valve clearance yan kasi bago nga yung cam, maglalapat pa. So, abang-abangan muna namin to. Observation, tapos tono-tono. Tapos pati pang gilid to, tono ko ito. Na, ano kasi yung pulley na ito? MP, murang pyesa. Mahilig si murang pyesa si sir. MP black. MP, ano? Yon. Bye-bye. Ano ito? Hindi ko alam, bidyan mo nga ako. Try kong dumaan. Hey, ikot muna ako. Ay. Ikot muna siya. Megan, may gibi ba? Ah, shout out sa may-ari nito. Ito si sir, napadaan lang. Oh, yung set natin yan dati. 6 months ago na raw. Okay pa. 6.8, 59 cam. Tabalo mo kang boss eh. Yo, update sa ating sinisetup. Alas 11 na ng gabi. So, nagtotono pa kami ng panggilid. Pero medyo okay na siya dito. Yan. Sagad na yung MP pulley niya. Nung stock pa yung makina niya, bali yung MP pulley, hanggang dito lang. Ito, itong markang to. So, ngayon na, padulo na natin alos. Yung torque drive oil seal pala niya may tagas. Sama pala natin si Tantan, nagro-road test kami kasi ito, tinetesting lang namin itong gawa dun sa somewhere interlock din. Same specs pala sila. Bali ito, 6.2 shower daw. Tapos naka-pipe siya, salty. Ito, lumang Mio. Pero hindi namin gawa yan. Bali, tropa niya to, tropa niya. Papatono lang. Magkano? Pero gusto daw niya ipa-reset kasi daw may maingay sa ulo. January 6 daw nagawa to eh. So, mga ano na. 28, no? So, halos mga 3 weeks. So, subukan natin. Kaso, one hand lang ako. Try lang natin na road testin. Itong, ano. Tropa niya. Tapos, final video na rin to. Pero, break-in pa naman to, mga kapulido. Siguro saglit na biritan lang. Tara, tara. Rotes. Lugi yata ako. Naka one hand ako nito. Yun o. Turog pa lang o. Katakot-takot na. O ito, bali yan o. Okay naman ang ating makina. Try natin mag-road testan kahit sang kamay lang. Uy, si basher ko nyan. Magsasabi naman yan. Tayo mag-road test. Oh. 1, 2, 3, go! Bye-bye! Baka naman niloloko mo lang kami. O, birit. 1, 2, 3. Full rep mo, ha? Awanin, awanin. Iwan talaga. Ah!
guys, salamat po sa panonood mga kapulito. Okay na nga din sinetap. So kailangan ko talagang birahin to para malaman na wala siya knocking or walang anumang tumatama sa mga kanan niya. Kasi kung di mo bibiritin, di mo malalaman yan. Pero hindi porke binirit ko to may problema na doon sa tinatawag nilang break-in. Yun, salamat po sa panonood. Stock 5 Gaming to lang to. Pala to mga kapulito. Sana'y nakatulong ang video sa mga mag-DIY ng 59 socket. Siyempre, pulitong gawa, I gave my best at Genrix. Isang mechanic.